na-discover mo sa kanya ngayon na hindi mo nakikita before? At saka, number niya, Miss Rose. Saka naman na yung number niya. Dati wala. So ngayon, meron may change of text na. May gano'n na. Grabe yung change of text. Meron kami, yeah, pagka ano lang, pagka nag-checkan lang ng parang, uy, nagawa na ba itong exam to? Or ano na, swab test na. Yung parang reminder lang sa isa't isa. Kasi kami sa cast, gano'n na kami eh. Parang we check on each other already. Kapag may napansin kaming medyo down for the day, lahat kami, you know, we'll find ways parang kakausap dun sa cast member na yun. Para, alam mo yun, tulungan lang to get to know each other din. And with Alden naman, ano ba, marami, actually, we've been able to share family stories about each other kasi hindi naman namin alam yung isa't isang, yung background ng isa't isa, and walang enough time before last year nung nagkatrabaho kami, no? So, eto, may mga in-between setup, mga ganong bagay na pagkakwentuhan na. And it's great kasi nakakatulong din siya minsan sa ginagawa naming eksena or parang tatanungin lang namin kung nangyari na ba yun sa isa't isa para we can share something about each other. And yun, ganun na kami. Nagbibiruan na rin. And chill na kami, Miss Rose. Yeah. Miss Rose, ako may bubuking ako na natuklasan ni Jasmine tungkol kay Alden. Ay, nai-share yan. Ngayon nalaman niya, may dimple pala si Alden. Ayun na. Ayun na. Pero Jasmine, nga, kung, ewan ko ha, kung tama ako, correct me if I'm wrong, parang ngayon ka lang talaga nakagawa ng isang serye na parang totally romantic drama, no? Tama ba? Or sa TV5 before? Meron akong mga nagawang rom-com sa TV5 before, pero sa tingin ko kasi hindi ko masyadong hindi pulido or hindi ko inaaral masyado noon kung paano dapat. Basta ginagawa ko na lang, para bang robot yung ano ko noon eh, yung galaw ko sa acting noon eh. So, kung ano lang yung sabihin, okay, ganito yung gawin. Pero hindi ko binigyan ng ganung kalaling isip or iniintindi noon. Kasi very short lang din yung mga Wattpad percents. Correct. Manitawa ko. So, ngayon, at least ito nga, like, you notice, parang first time na yung pagdating sa mga light romantic scenes. Yun yung mga usually tinatrabaho ko with direct dom. Kasi hindi nga ako sanay sa ganun. Yung kilig, yung parang paano to? Paano yung pag-kissing scene? You know, may blocking. And I mean, kaya ko yung, pagka kasi sanay din ako sa mga masyadong deep drama, like yung talagang family stories or what's going on in the world sa eksena ng Pilipinas. Hindi ako sanay sa love stories. I think that's right. Ba, na-enjoy mo ba siya? Mas of, paano mo siya tinitingnan? Like kapag nakakabasa ka ng mga comment, parang viewers see you in a different light ngayon eh, di ba? Tama ba? Yes, pansin ko rin yun. I'm happy kasi at least parang nabibigyan ng panibagong ano ba, may refreshment na ako ang inaalay. So at least na-refresh sila sa bagong Jasmine through Leah, if anything, through Leah, and also si yung pinortray ko last year na Leah. Kasi light, bubbly yung character, though marami siyang iyak, marami siyang dramatic moments, andun pa rin yung pagiging happy niya as a person. And sana yung mga tao ang nakikita ko kasi palaban, galit, or may pinaglalaban, you know. So now it's different. Fresh lang si Leah. Akala ko si Leia yung ano, yung Bisaya versus Leia. Si Leia, oo. Tom, Bisaya. Yun lang muna po.